Hello, magandang araw sa inyong lahat mga bro. Ang topic natin ngayon ay paano ikabit itong PFC module na to. Bali, ano to mga bro? 6 wires. Saan natin? Yan siya. Yan. Anim yung wire niya. Ang gamit nito mga bro ay para i-repair yung mga nasira ng PFC. Ito yung paggagamitan natin ngayon. Yan. Ano natin yung yan, para madaling maano makita. Okay, ito yung power supply na minsan na nating nagawan ng video na nilagyan ko siya ng 9 wires at saka 4 wires. Yung 4 wires nagamit ko na kasi sira yung ano nito. Ito yung maraming sira na power supply na minodify natin. Sira yung para sa standby, sira yung para sa PFC at saka yung main supply ng 12 at saka 24. Ang gagawin naman natin dito ngayon ay yung PFC lang, yung PFC lang yung ano natin, i-re-repair natin sa pamamagitan nitong PFC module na to. Para sa ganon, eh kapag naka-encounter kayo ng sira yung PFC controller IC, wala kayong mapagkunan, samantala may mabili kayong ganito, PFC module, eh pwede nating i-modify. Okay mga bro, yun yung gagawin natin. Kakabit natin to. Tatanggalin muna natin tong nilagay natin na 9 wires na yan para malinis tingnan. Tatanggalin muna natin to. Ang gamit kasi niyang PFC, ano yan, binubus niya yung voltahe doon sa main na ano natin, main filter capacitor. Na kapag nag-on na yung PFC niya, yung 300 volts magiging ano yan, 390 to 400 volts. Okay, natanggal na natin tong 9 wires. Ngayon, bago tayo magkabit dyan, siguraduhan lang natin na buhay yung 300 volts natin. Ito, buhay naman yung 300 volts nito mga bro. Kasi nasubukan na nga natin, na-convert na natin sa ano to, 9 wires. Ang gagawin na lang natin is i-coconnect natin yung ano, PFC module na to. Madali lang mga bro yung pag-connect, pagkabit dito. Yung on muna natin yung tester natin. Okay, masyado yatang malapit. Okay, ganyan na. Okay na siguro yan kalapit. Bago natin yan na ilagay, siguraduhan natin na buhay yung 300 volts natin. Tapos, tatanggalin natin yung mismong MOSFET.
Kung ang ginamit ay MOSFET or IGBT, tatanggalin natin yon. Yan, natanggal na to kasi na-disable na natin. At tatanggalin din natin yung nasa ano, yung papuntang papuntang IC natin. Ito. I-check muna natin, hanapin muna natin kung asan dyan yung naka-ground. Okay, naka-ground tong dalawang paa ng ano, tong transformer para sa PFC. Yung isang dulo, yun yung kukunin natin. Ayan, yung papunta sa mismong PFC controller IC. Ayan, ano yan, iahang natin yan. Ayan. Iahang natin yung mismong pumunta sa ano, controller IC. Hang na lang natin yung resistor na yun. Okay, lapit natin. Okay, ayan. Ayan, oh. Yun yung hinang natin, mga bro. Papunta yan dun sa PFC controller IC natin. Kumonek yung dun sa isang dulo ng ano natin, ng transformer natin. Tapos yung isang dulo niyan, kumonek naman sa ground. Yan, oh. Yung iba, oh, wala nang connection yung iba. Yung isa, kumonek din yan sa ground. Bali, dalawa yung kumonek sa ground nitong paa nito. Ito at saka ito. Ito yung kumonek sa PFC controller IC. Yan yung naihang natin. Tapos yung MOSFET, tinanggal na natin. Tapos yung mapapansin nyo, yung nilagay natin dito na may resistor dyan na 270K at saka may mga senior diode dyan na nakakonek sa ground. Ito yung pinagkuhanan ko ng supply para doon sa ano, para doon sa 9 wires natin. Dahil patay yung ano nito, yung dating supply nitong IC para sa standby 5 volts na chopper. Patay yung ano nito, yung 10 to 18 volts niya. Pero kapag buhay sana yon, hindi na natin gagawan ng ganyan. Bali, kinuha natin yung supply sa 300 volts. Ayan o, kinuha natin siya sa 300 volts. Okay, yun lang mga bro. At pwede na natin itong ikabit. Okay, close up na lang natin. Okay, ganyan na. Nakikita naman na siguro. Hindi makita yung iba. Okay. Ayan. Mas madali itong ikabit kasi ano lang to, anim lang yung wire eh. Okay, itong black kukonek yan sa ano? Kukonek yan sa hot ground. Eh, dagdagan muna natin ng lead para kumapit agad. Ayan. Okay. Kabit na natin. Itong black wire natin,
Dito yan sa negative side ng main filter capacitor. Ito yung hot ground. Ayan. Tapos yung green, para yan naman sa ano, dito sa positive ng main filter capacitor natin. Ito na yung positive 400 volts. Ayan. Pag nag-on yung FFC niya, ito na yung positive 400 volts. Yung green na wire. Hindi lang maganda yung pagka-green niya, maputla siya. Tapos yung blue wire, yung blue wire naman, kumunik yan doon sa positive 300. Ayan. Yung positive 300 volts na yan mga bro, kumunik yan sa positive side ng bridge rectifier natin. Diyan tayo magkoconnect. Kasi kung mapapansin nyo dito, mayroon pa isang diode dyan. Yan o. Ito yung positive ng natin, bridge rectifier natin. Tapos may coil, kumunik na yan. Tapos yung dulo nito, may diode dyan na kumunik naman sa 400 volts. Kaya kapag nagsukat tayo dito sa cathode ng diode, 400. Pag nag-on yung PFC, pag dito naman sa anode, 300 volts. Dyan kumunik yung kulay blue. Tapos yung kulay red naman, dito naman yan sa drain fog MOSFET yung ginamit. Collector naman pag IGBT yung ginamit. Pwede rin dito sa may dulo na ng coil or ng transformer natin, primary. Yan. Pwede na dito na lang sa may coil. Kumunik din yan. Iisa lang yung connection yan eh. Ayan. Tingnan yung maigi ah. Okay, dalawang wire na lang. Itong yellow, kukunik naman natin yan sa sa supply. Ito na yung BCC ng BCC ng PFC controller natin. Yung 10 to 18 volts. Pero yung nakalagay dito sa manual nito is 10 to 15 volts. Sakto naman yun dahil yung ginamit ko dito na hanggang 15 volts. Kasi yung ginamit ko na Sinner diode is 15 volts yun mga bro. Nilalagyan ko siya nung Sinner diode para yung kasong kung sakaling nag-fluctuate yung voltahe hanggang 15 volts lang siya. Nare-regulate kumbaga. Ayan, tapos isa na lang yung white. Yung white, yun na yun yung hinang natin kanina na isang dulo ng transformer natin na kumunik dito sa may PFC controller IC. Yung hinang natin kanina, ayan, dyan natin i-coconnect. Nahang na yung papunta sa mismong IC. Ayan. So, tapos na mga bro yung connection niya. Ayan. Ito, pag kinabit natin tong module na to, pagsaksak natin, 400 volts na agad ito mga bro. 400 volts na. Hindi kagaya nung dati niya na mag-switch on mo pa. Saka lang siya mag-po 400 volts. Pero ito, 400 volts. Okay, nasundan nyo ba mga bro yung connection natin? Maganda dito ang ginamit pa na MOSFET, ang laki oh. Ayan. Okay, ganyan muna at try natin siyang
lagyan ng ano, power cord. Okay. Okay, double check muna natin mga bro. Yellow, white. Okay mga bro, tama naman yung connection natin. Yan, pla-plug in na natin. Dapat makasukat tayo dito ng 400 volts. Doon sa mismong main filter ng ano natin, power supply. Okay, plug in natin. Sukatin natin yung voltahe ng main filter natin kung 400. Ayan mga bro, 399. Sukatin natin yung nasa kulay yellow. Ayan, 14.7. Yan yung BCC. Yung 300 volts nya nandito sa likuran ng diodes. O, ayan o. Yan yung 300 volts, yung mismong output na ng bridge rectifier natin. Pero pagdating na doon sa main filter natin, 400 na yan. Ayan na siya. 300. Okay mga bro. Sana may natutunan kayo sa ginawa natin ngayon. Kung sakaling may repair kayo dyan na hindi gumagana yung hindi nyo ma-repair yung PFC nya dahil walang mapagkunang pesa, good news dahil meron na tayo ngayong ganito, PFC power module. Ilalagay ko na lang sa description yung link kung saan ko siya nabili para kung gusto nyo namang bumili try nyo din mga bro. Okay mga bro, maraming salamat.